Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 28 na linggo ng Panginoong Panahon, pero ngayon ay si 8 ng Oktobre, kapistahan ni San Lucas, manunulat ng pangatlo na mabuting balita na nagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoon hanggang siya'y namatay at nabuhay muli at ang pagkaroon ng espesyal na pagpapahayag ng mga nasa laylayan ng lipunan gaya ng kababaihan at mga mahirap. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. At ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal dahil magsimula na ang sinodo ng mga obispo ngayong Oktobre. At ang intensyon natin para sa kawaypaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, sa Israel, sa Afghanistan, sa Sudan, at iba pang napakaraming lugar na mayroong kaguluhan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa iyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos,
kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahat at pagsusulat sa isinawalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkalam mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa apitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mga pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmatia, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Karpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin ang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ang mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sopot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin niyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 18 tayo ng Oktubre at kapistahan ni San Lucas, ang manunulat ng mabuting balita, Ebanghelyo na pangatlo. Tatlo po ang mga ebanghelyo na magkapariha na tinatawag na mga ebanghelyong sinoptiko, Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Marcos at ni San Lucas. Ang kakaiba ng ebanghelyo na tinatawag na pang-apat, Ebanghelyo, Ebanghelyo ni San Juan. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay tinuturing na ebanghelyo para sa mga kababaihan, mga mahirap at mga nasalaylayan ng lipunan. Tinuturing rin ito na ebanghelyo para sa mga bagong nagbalik loob o nagiging Kristiyano. Pero sa totoo, sa ebanghelyo ni San Lucas, marami pong mga pag-aaral tungkol sa kultura ng mga Hudyo. Na ibig sabihin, malapit ang kanyang mensahe para sa mga
Israelita o mga Hudyo. Dito po sa ating mga pagbasa, atin pong makita, una sa lahat, ang pagiging lingkod. Ang tawag dito, pagiging disipulo. Sa ating unang pagbasa, sa pulang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitlo 4, verso 10 hanggang 17, ay kanya pong inuulat ang tungkol sa kanyang mga paghihirap sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ng Pagkahari ng Diyos at nangailangan siya na ipadala si Marco sa kanila sapagkat ang naiwan na lang sa kanya ay si San Lucas. Si San Lucas ay yung tinuturing na nagsusulat ng pangatlo na Ebanghelyo, Ebanghelyo ni ating Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, Besiko 1 hanggang 9, ang ating Panginoon ay humirang ng 72 na disipulo. Disipulo ibig sabihin mag-aaral. Pero hindi lang po sila mag-aaral. Sila po'y mga lingkod ng Panginoon na pinapadala ng ating Panginoon na dala-dalawa sa iba't ibang pook na kung saan doon siya pupunta upang may paghanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, atin pong makita ang lima na batayan o pangunahing mithiin ng paglilingkod. Ang una, yung tukol sa responsibilidad o co-responsibility. Pangalawa, ang pagtanggap o hospitality. Pangatlo, ang pagbahaginan o sharing. Pang-apat, ang pagkaroon ng pagsalo-salo o communion around the table. At panglima, ang pagtanggap ng mga mahirap, mga maliliit at nasalaylayan ng lipunan o acceptance of the excluded. Ito yung mga tinatawag na core values o mga pangunahing mithiin na isalang-alang sa paglilingkod. Sa bawat versikulo po ay napahayag itong una, yung co-responsibilidad. Sa versikulo 2 at 3 na kung saan, una, kailangan na mamuhay sa panalangin ang lahat ng mga lingkod. Kaya tinatawag natin Panginoon na sagana ang anihin, kaya manalangin sila upang ang may-ari ng anihin ay magpadala ng mga lingkod. Pangalawa, dapat tingnan rin nila ang kanilang kalagayan dahil pinadala sila na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, tingnan nila ang kanilang kalagayan, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang kaayusan. Yun ang una na tinatawag na co-responsibilidad. Ang pangalawa, ang pagtanggap. Bahagi ng misyon, ang hospitality o pagtanggap. Kaya hindi na sila magdala ng maraming mga bagay, pagkos dapat simple ang kanilang pamumuhay at hindi sila magdala ng siling pagkain upang kanilang tanggapin anuman ang idulot sa kanila. Hindi sila kagaya ng mga Parisiyo at mga iskriba na kung saan ang ibang mga pagkain ng mga hintel ay hindi katanggap-tanggap dahil tinuturing na marumi. Pero sila ay tinuturuan ng Panginoon na kung ano ang idulot sa kanila, yun ang kanilang kanin at kung anong inumin, yun ang kanilang inumin. Pangatlo, ang pagbabahaginan. Hindi sila palipat-lipat ng bahay. Manatili sila sa bahay kung saan man sila tinanggap. Una, na magbahagi sila ng kapayapaan. Kaya sinasabi na kung ang tao na nakatira doon sa bahay ay karapat-dapat ng kapayapaan o shalom, manatili at maghari sa kanyang kapayapaan. At ang iba pang sharing o pagbabahaginan na ginagawa nila
hindi lang papayapaan, tutulong sila sa kung ano man mga gawain sa bahay. At pang-apat, tungkol sa tinatawag na communion around the table. Anuman ang mga pagkain na ibibigay o anuman ang inumin na idulot sa kanila, ay huwag po nilang paghindian sapagkat ang kanilang pagtitipon ay hindi lang na pagtitipon na sila ay naroon, nakatira sa bahay, bahagi sila sa pamilya at bahagi ng pamilya sa mga nasa gitnang silangan o kung saan man sila pupunta, ang pagtanggap kung anuman ang kilang pagkain at inumin. At magkaroon sila ng pagkapira-piraso, pagbabaginan ng tinapay, pagpapahayag na sila'y nagdala ng minsahe ng kapatiran. At sa huli, panglima, ang pagtanggap ng mga mahirap, ng mga nasalilayan ng lipunan, kagaya ng mga kababihan at mga inaalihan ng demonyo at mga may sakit at kapansanan. Kaya magpahayag sila tungkol sa paghahari ng Diyos at ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang sa iilan na tinuturing na chosen people of God o mga Hudyo na hinirang ng Panginoon Diyos na si Yahweh. Kanila pong pinagaling ang may mga may sakit at kapansanan, nililinis ang mga kitungin upang hindi na sila maisang tabi at mahiwalay sa lipunan ay mabuklod na sila at bahagi na ng chosen people of God o hinirang na bayan ng Diyos. At kanila pong palayasin ang mga demonyo sa mga inalihan ito sapagkat ang mga demonyo na siyang sumasanib sa mga tao na siyang nagpapahirap sa bayan na siyang nagtuturo ng kasamaan ay mapalayas na upang kanilang itinuturo ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng kapayapaan, ng katarungan, ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa. At ito yung tinatawag na mga prinsipyo o mga core values, mga pangunahing mithiin sa misyon at paglilingkod sa misyon. Tayong lahat, tinuturuan sa ating ebanghelyo ngayon na bahagi rin tayo sa mga lingkod na kailangan ng isabuhay natin ang limang prinsipyo, ang limang pangunahing bagay sa ating paging lingkod ng Panginoon. Anuman ang ating maibahagi sa ating sambayanan ng Diyos o simbahan, kung ikaw ay marunong kumanta, maging bahagi ng choir o pagkanta, kung ikaw ay magbasa ng maigi, ay maging lektor. Kung ikaw ay tutulong sa kahit anuman, kolektura man o mga lay minister man, lahat ng ginagawa mo, yon ay ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod ay upang ating tanggapin una sa lahat ang paghahari ng Diyos at ang mensahe ng ating Panginoon Hesus ng kaligtasan na siyang magbabago sa ating lahat. Naway, ang Diyos nga ang siyang maging pumapanginoon ng ating buhay at siya'y maghari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tapat sa kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga saraysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas at inpong tutugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at ang mga tumutulong sa kanila
Naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pagmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas ng buhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin yung patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tumakaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kaming kusang makapaghain o pamangaalay na inihandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapatid, ito na yung marapat ni kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya mitin yung Espiritu yung banal, makalob nito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Tayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ni anak, naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganil lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisaan mga apostol, ni San Lucas, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Mene, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya ng Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalaw mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin. Kapagsampala tayo sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa, kinaya sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamasang na bana. Jesus Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paranaway inyong panalangin ay dinggin ang poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang samang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Ang ating mabuting balita na pinapahayag ng mga ebanghelista gaya ni San Lucas, ni San Mateo, ni San Marcos, San Juan ay mabuting balita para sa atin at para sa ating kapwa. Isabuhay natin ito at ipahayag sa iba. Ngayon po ang basbas. Mangyari pa lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus na sa rin, hayag mo sa inang klos ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtan naman nila ang iyong katukunan, tanggapin ang kasagutan ng naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahe na salat mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman sa pangitan ng binisyon nito. Naway, maalala nila ang pangako na noon sa binyag na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalaan kami makapangyari ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Thank you.